If you are opening an account as XNES, ito po, ito Tito Tip, tayo lang nakakaalam. Hindi alam na iba to. Pag nag-open po kayo sa XNES ng account, okay. Syempre, kung first time nyo magte-trade ha, may demo po dyan. Gamitin nyo muna yung demo. Kasi syempre, first time nyo eh. Wala masama yan. Tapos po, pag nag-open kayo ng demo, piliin nyo po yung pro account. Meron kasi dyan pros, standard, etc. May mga pagpipilian ka. Piliin nyo po yung pro. Why pro? Kasi yung pro, 0.13 lang yung spread niya. Third, pag gagamit po kayo ng demo account, make sure na yung ilalagay nyong capital sa demo account is the same as your intended capital pagka mag-actual account ka na na-trade. Let's say you're planning to put $1,000 no, para sa pag-trade mo ng gold. Actual money, $1,000. So dapat pagka nag-demo account po kayo, $1,000 din. Why? Para po masanay kayo dun sa lot sizing, familiarize kayo dun sa ano ba yung galaw niya, ano ba yung laki ng kita ko or laki ng lugi ko every time gumagalaw siya ng 1, 2 pip, 2 pips, 10 pips, etc. Once mapamiliarize na kayo doon and maging profitable kayo sa demo account, that's the time na pwede na kayo mag-open ng real account, use real money. So sanay ka na nakakakita ng gain, sanay ka na nakakita ng loss na malaki, gain na malaki, loss na maliit, gain na maliit. Hindi mapapamiliarize ka na doon dahil ginamit mo na siya sa demo, madelay mo nang makiklik yung buy and sell bo. A lot of traders nagkakamali, sabi nila wala namang emotion yung demo account eh, pangit naman yung demo account. Why? Because pag magde-demo account sila, lalagay nila $10,000, sa actual $1,000 lang. Kaya pagka nag-actual, hindi nila kabisado. Kaya pag actual, kumikita sa demo, sa actual, lugi. Ang layo ng difference eh. Follow for more Tito Moves!